giving up. No, I'll keep pisan pa. I'm not giving up. I'm not giving up. I'm not turning round. By the grace of God, I'm gonna wear the shining crown. Someday I'll keep holding on, holding on to the nail-scarred hand. I'm not giving up, no, I'll keep first verse. Amen. I've been walking through the valley, through this veil of tears. At times I even question, even if my Lord was near. Then at times that old tempter says, why not turn around? You can't get any further because you're just losing now. But I'm not giving up glory. Oh, I'm not turning round. By the grace of God, I'm gonna wear the shining crown. Someday I'll keep holding on, holding on to the nail-scarred hand. I'm not giving up, no, I'll keep holding on. I'm not giving up, I'm not giving up glory. I'm not turning round. Grace of God, I'm gonna wear the shining crown someday, and I'll keep holding on to the nail-scarred hand. I'm not giving up, no, I'll keep holding on. I'm not giving up, oh, I'm not giving up. I'm not turning round. By the grace of God, I'm gonna wear the shining crown someday, and I'll keep holding on, holding on to the nail-scarred hand. I'm not giving up, no, I'll keep holding on. First verse, listen, fine. I've been walking through the valley, through this veil of tears. At times I even question, even if my Lord was near. Then at times that old tempter says, why not turn around? You can't get any further because you're just losing ground. I'm not giving up, oh glory. I'm not turning round. By the grace of God, I'm gonna wear the shining crown someday, and I'll keep holding on, holding on to the nail-scarred hand. I'm not giving up, no, I'll keep holding on. I'm not giving up, oh, I'm not giving up glory. I'm not turning bold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. God's changing hand. Covet not this world's vain riches. Walk rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures. They will never pass away. Oh, sing saints. Hold to God's unchanging. God's changing hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's changing. Hold to God. Hold to God's changing hand. Hold to God's changing hand. Build your hopes on things. Tumitingin lahat sa gabing ito. Amen. Purihin natin siya. Hold to God. Hold to God.
Praise God. The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He is there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life's decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel back. Hallelujah. Stand still. Let God move. Stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel His arms were not reaching out. You can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel always good to have a certain place, mga kapatid, kung saan tayo ay mananatili sa presensya ng ating Panginoon at meron tayong isang dakilang kumpiyansa at tayo ay magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. So, salamat sa gabing ito at ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy ang ating paksa, amen, sa serye ng pag-aaral natin. You know, it's always good to see, you have to understand your enemy, no? Yung kanyang wiles, yung kanyang
kapangyarihan. At when you know your enemy, alam mo kung paanong paghandaan, alam mo kung paanong iprepara ang iyong sarili. And that's the reason we are studying this, no? At ang ating panahon, ang sabi ng scripture, we're sitting in heavenly places, but also in a higher ground, in a higher place. Amen. The degree, yung impact, yung weight ng ating pakikipaglaban ay patindi din rin ng patindi. Amen. And we fully understand that Satan himself, knowing, sabi ng scripture, knowing that his time is too short. Amen. His time is too short, ay ginagawa niya na ang lahat ng kanyang magagawa. Amen. So, ngayon ay gusto kong bigyan ng pamagat ang fourth part of the series on the subject demonology, which is Satan is a defeated enemy. Ayaw niyang marinig to, pero gusto kong iparinig sa kanya ngayong gabi that he is an enemy, but he is a defeated one. Amen. So, meron tayong pruweba, naniniwala tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. And so, we're going to read on John chapter 16, verse 33. Ang sabi dito, sa verse 33, John chapter 16, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Amen. And the world is Satan's Eden. And if the world is being overcome by our Lord Himself, the bridegroom, mga kapatid. So, anong klaseng kalaban meron tayo? A defeated one. So, tayong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya nga kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo. At kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, sa anumang uri ng sirkumstansya, ay parati kaming nagtitiwala, Panginoon, na wala kami ay walang sariling lakas, wala kaming sariling talento na pwede naming magamit, Panginoon, sa iyong kaaway. Subalit, Panginoon, kami ay nakasandig sa iyo at ipinakilala mo na ito ay iyong laban at ito ay iyon ang napagtagumpayan. At narito kami, Panginoon, upang angkinin na lamang kung ano ang mga bagay na napagtagumpayan mo na para sa amin. So once again, this evening, we commit this service into your mighty hands, Lord, as we dedicate ourselves, amen, sa kapangyarihan ng iyong salita. In Jesus' name we pray, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. So, maaari na kayong maupo, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. So, we are going to hold this service upang nang sa ganun. Hindi sa nais nating magmadali, bigyan natin of course ng pagkakataon ang salita ng Panginoon ngayong gabi. At in that way, those who desire to proceed doon sa wake ni Brother Edison will be able to have the opportunity. No? At although bukas po, dito po natin sa compound, magdadaos din tayo ng gawain at ako din pagkatapos ng gawain ay sasaglit din ako doon. Si Pastor Chris ay nandoon din po ngayon kasama ng kanyang may bahay at ilan sa kanyang pamilya. Amen. So, ngayon mga kapatid, sa paksa na ating pinag-usapan, sabi dito, ang mga bagay na ito ay ipinangusap ko sa inyo. Walang ibang nangungusap nito kung hindi ang ating Panginoon. That in me ye might have peace. There is always peace with God
walang ibang tunay na kapayapaan, mga kapatid, maliban sa ating Panginoon. Amen? If you find peace in some material things, that is a fake peace. Hindi yun ang tunay na kapayapaan. Sapagkat kapayapaan yan na maglalaho, kapayapaan yan na temporaryo lang, mga kapatid. If you find peace with, you know, a certain activity outside of the program of God, it's not a genuine peace. Sapagkat ito ang sinabi ng ating Panginoon, sa Kanya lang tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan. Amen. Outside of Him, amen, it's not a genuine peace. Ang sabi dito, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Hindi ba laging kagalakan ng puso, mga kapatid, na ang isang bagay, mga kapatid, na ating tatahakin, isang bagay na ating haharapin, ay isang bagay na napagtagumpayan na. So, ang lahat ng bagay, you know, katulad ng bayang Israel, ang bayang Israel ay bayan ng Diyos. At meron siyang inilaan para sa kanila. They came out of their natural land. At dahil sila ay lumabas, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng oras na nandoon sila sa Egypt, mga kapatid, ay puro sila kalungkutan. Of course, generally, their lives were miserable. They were slave over in Egypt, mga kapatid. But at times, sa kabila nito, they can also find time to cheer themselves up at enjoy nila yung ilang mga pagkakataon, mga kapatid. Pero ang Panginoon ay merong ininilaan sa kanila na isang dako na doon nila masusumpungan ang tunay na kapayapaan, tunay na tagumpay, amen, ang tunay nilang pag-aari. Amen. And so, now, why Satan is a defeated enemy, look, mga kapatid, dito sa statement niya. Now, ang title ng message ng prophet ay The Power of the Devil. Now, totoo may kapangyarihan ang Diablo. Di ba? Mayroon siyang kapangyarihan. At ang sabi ng prophet, do not underestimate the devil. Huwag nating mamaliitin ang Diablo. Huwag nating i-underestimate siya. Sapagkat, you know, ang kanilang leader, ang kanilang pinuno, si Satanas, ay meron siyang 6,000 taon na ng karanasan. So how can you underestimate, amen, an enemy whose experience is already 6,000 years? Amen. Pero ang magandang balita, mga kapatid, ang sabi dito, the devil's nothing but a bluff anyhow. Alam niyo yung bluff, di ba? Hindi yun totoo, nanggugulat lang, nanduduro lang. Maangas lang. Amen. Pero ang totoo, wala na siyang kapangyarihan. Amen. Wala siyang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. And now, sabi dito, the devil is nothing but a bluff anyhow, snorting and blowing. Ang sabi niya dito, all thunder and no lightning. Puros daw kulog, pero walang kidlat. Amen. Magugulat ka lang, pero walang kidlat, walang apoy, walang kapangyarihan. Amen? Sa ibang description, mga kapatid, ay in example natin na ang demonyo ay katulad ng isang insekto na wala na siyang tibo. Parang tigre na walang ngipin, pero malakas pa din umungal. Amen? That's the enemy we are facing. Pero mga kapatid, although Satan and his demons are defeated enemies, we need to stand our ground. Amen? We need to stand our ground. Kasi may mga taong ganyan na kahit dito sa ibabaw ng lupa, manduduro sila, mambibigla sila, baka sakaling may maduro sila. Alright? But, you know,
Kung alam natin ang ating kaaway at alam natin kung nasa ang panig tayo, then we know where we are standing. We know how to stand our ground. Amen. Sabi dito, now, but I tell you, brother, the lightning power of the resurrected Jesus Christ puts a reality there, or puts a reality there that shocks the soul from a dead slumber of these earthly bound things into the immortal realms to believe God and take Him at His word and call those things which are not as though they were. So ito yung bagay na kailangan nating panghawakan, mga kapatid. Hindi lamang sa gabing ito, kundi sa bawat pagkakataon, that when we feel we are facing the enemy all the days of our life. Alam niyo, mga kapatid, ang isang anak ng Diyos, walang bakasyon. Hindi tayo nagli-live. Hindi tayo nag-slow down dahil ang demonyo hindi din nagpapahinga. Ang demonyo hindi siya nagre-relax. Kasi alam niya, nakakaunti na lamang ang kanyang panahon. Amen? Daniel, Revelation chapter 12, the devil knows that his time is too short. Kaya nga, ginagawa niya na ang lahat. Pero hindi ba't ito rin ang sinasabi sa atin, mga kapatid, that there is time no longer? Kaya dapat dito din natin ibinubuhos yung ating buong panahon. Dito rin natin ibinubuhos yung buo nating puwersa. Amen. Dito rin natin minamanifest yung tunay nating pananampalataya. Amen. Kailan mo i-exercise? Amen. Kailan mo gagamitin ang Mark 16:16? Amen. That these signs shall believe. These signs shall follow them that believe. Amen. Kailan mo i-apply ang divine healing when sickness comes? Amen. Kailan mo i-apply ang inaccomplish ng Panginoon na sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Amen. So ito'y past tense na, ito'y ginawa niya na, mga kapatid. Pero kailangan nating angkinin, kailangan nating tungtungan. Amen. Kung ano yung bagay na inaccomplish ng Panginoon para sa atin. It's for you if you believe it. Hallelujah. So he is a defeated enemy, pero you know, si Satanas ay mandaraya, sukdulan na ang sarili niya, dinadaya niya na rin. Nagbabaka sakali pa rin siya. Amen. Katulad nating paksan nung Sunday. Amen. Na kung maaari lang ay madaya niya pati ang mga hirang. Hindi kailanman, hindi sa anumang paraan, madadaya ang mga hinirang ng Diyos sapagkat itinakda sila ng Panginoon para magtagumpay. Amen. At yung kanilang mga kahinaan, yung ating mga weaknesses ay pinalitan ng Panginoon ng lahat ng kayang tagumpay. At ito'y pinagkaloob niya sa atin, mga kapatid. Ngunit ang diablo ay nagbabaka sakali pa rin. Sabi niya, he's going to deceive the elect if it were possible. It's not possible. Sons and daughters of God, this evening, it's not possible for Satan to deceive you. Si Satanas ay deceiver na from the very beginning. He was a liar and the father of it since the beginning. Kaya pati sarili niya, niloloko niya. Amen? Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, na kailangan nating manatili sa ating posisyon bilang anak ng Diyos, dahil yun lamang ang nais niyang gawin sa atin, na tayo maihiwalay sa ating posisyon. Dahil alam niya, kapag tayo'y nakatayo sa ating ground, amen, wala siyang magagawa. Amen. Always stand at your post of duty. Amen. So, now, ang sabi dito, we are bound things into the immortal realms to believe God and take Him at His word and call those things which are not as though they were. That's faith. We need to take God at His word. O paano mong kukunin ang Diyos sa kanyang salita? Ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. And that I is the person of Christ Himself. That I is the Word Himself. That I is the portion of the seed that is in you.
Amen. Yung I na yun, mga kapatid. Ano sabi ng scripture? Greater is He. Who's that greater that is, who's that He that is greater? That's Christ Himself. And where is He now? He is in you. Amen. Greater is He that is in you than He that is in the world. Hallelujah. At times you're looking somewhere. At times you're looking for somebody. Amen. But that greater, that overcomer is already in you. Amen. You just have to believe that. Amen. At siya higit na dakila, mga kapatid, na nasa inyo. You just make sure, amen, that that I who overcome everything, amen, ay nandiyan dyan. But ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, ay magawa natin na mag-operate. We need to know how to make it operate. So, redeemed by the blood of the Lamb, called out, set aside the church, bought and washed and ironed out without spot or wrinkle. That's what He's coming for. God help us to get our faith. God help us to get our faith in the right place tonight. Move out on the battlegrounds there and say, Satan, you are a liar. Jesus Christ died to make me free and it's mine. Get out here. Amen. Why get out here? Ang sabi ng scripture, mga kapatid, lagi natin itong sinasambit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, familiar scripture. Minsan ang salita nagiging masyado ng familiar sa atin at parabang hindi na ito, dahil sobrang nagiging familiar, at times we take for granted. Sabi niya dito, at gusto kong muling paalala ito sa bawat isa, mga kapatid, sa gabing ito. 1 Corinthians 3, 16, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? How many believes that tonight? Can you say amen? How many believes that tonight? Say amen. Hallelujah. Amen. So, hindi na tayo kailangang tanungin pa. Amen. Hindi nyo baga nalalaman na kayo ay mga templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Amen. So if that seed is that is in you is Christ Himself, if the Spirit of God, a portion of the Spirit of God is in you, it's in us, and we become the temple of the living God. Ibig sabihin, amen, ibigay na natin ng lubusan ang templo na ito, every fiber of our being, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang ating katawan. That's why although naniniwala tayo na ang Diyos ay tumitingin sa puso, pero kailangan makita kung ano laman ng puso mo. Kaya maski na sa labas ay nakikita ang pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Amen. Our body, our spirit, our soul, our whole being. Amen. Ay pinananahanan ng ating Panginoon. He has full control of this temple. Amen. So, dahil dito, mga kapatid, believing that you are the temple of God, we are the temple of God, then do not give any space kay Satanas at saka mga demonyo. Amen? Ang katawan na ito, huwag natin siyang bigyan ng espasyo maging sa katawan na ito. Amen? Amen? This body is God. Hindi pwedeng mag-trespass. Amen. Ang espiritu ng kaaway sa templong ito. Sa ating isipan, don't give space to Satan. Amen. We talk about, amen, about those things. Amen. About fear. Na ito yung nagiging kasangkapan at channel ng demonyo, mga kapatid. Nabigyan tayo ng lahat ng mga bagay. Pero sabi ng scripture, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Pero bagkus binigyan na tayo ng kapangyarihan. Amen. Pero
gaano natin pinanghahawakan ang kapangyarihan na ito? Are we really operating the power that God has given us? Amen. So now, when the Spirit moves and try to, you know, give us some negative thoughts, some anxieties and fear, at lahat ng ito, mga kapatid, amen, do not give space to Satan. Dahil once na makadaan siya, amen, sa mga pintuan na yan, amen, hindi siya makukontento na kubkubin lamang niya ang ating katawan. Hindi siya makukontento na kubkubin lamang niya ang ating spirito, ang ating isipan. Ang puntirya ni Satanas, amen, ay itorment niya ang ating mga kaluluwa. Amen. At gusto niya na hanggang sa umabot sa punto na pagdudahan natin kung tayo nga ba'y anak ng Diyos o hindi. Amen. And when you doubt that, then Satan will take full control of you. Now listen, sabi dito mga kapatid, now when we believe that we are the temple of God, this is the temple of God, Satan, demons, you have no place in this body. You have no place in this being. This is God's property. Amen. So the moment, mga kapatid, na merong mga bagay and it's trying to enter and trying to torment, amen, our minds, our hearts, and sa pakiramdam natin tayo ay ginugulo at, you know, tormentor ang diablo kasi. Diba? Kaya gagawin niya ang lahat para itorment tayo, ma-persecute, magulong ating mga isipan at lahat na. At magkaminsan ay, you know, minsan may ugali ang tao, minsan na merong isang taong may karamdaman at nagkwento na ganito yung naranasan niya. Tapos sabihin, sa akin nangyayari din yun ah. The moment you say that, Satan, oy, taga mo na, meron na naman akong biktima rito. Amen? Now listen, sabi dito sa Matthew chapter 16, another familiar scriptures. Now, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Ano ba sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" Ang Panginoon, nais niya tayong palaging i-approach personally. Individual ang approach ni Lord sa atin. Hindi ibabase ng Panginoon yung ating pananampalataya sa pananampalataya ng iba. Yun ang sinasabi nila tungkol sa akin, pero ikaw. Amen? So God always addressed us individually. So how do you know Him tonight? How do you believe Him tonight? How do we address Him this evening? Ang question na ito ay libong taon na, mga kapatid, but it remains a question na palaging nagpapaalala sa atin, ano ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? He said unto me, "But who say ye that I am?" And Simon Peter answered, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Once again, hindi pa siya, mga kapatid, napapako dun sa krus ng Kalbaryo, ay ipinapahayag niya na kung magkakaroon tayo ng tamang kapahayagan tungkol sa ating Panginoon, hindi sa anumang paraan ay magtatagumpay ang pintuan ng Hades. The gates of hell shall not prevail.
Madaming pintuan ang maraming pintuan ang Hades eh. Gates of hell. Pero alam niyo ba ang Panginoon? Isa lang ang pintuan niya. I am the door. Kasi dinami-dami mga kapatid ng pintuan ng Hades. Ibig sabihin, ang daming mga available na nadaan patungo sa kapahamakan. But there is only one door to eternal life. And that's Him. And that is knowing, having the right kind of revelation of who Jesus Christ is. Mga kapatid, we can find peace in the presence of the Lord if we know Him well. We can experience healing. We can experience comfort. We can enjoy life. We can rejoice over blessings, whether it is small or great. Kung kilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, nais kong iwanan sa inyo ang isang kaisipan. How do we know Him this evening? Diyan tayo magtatagumpay sa lakad natin hanggang nag-aabang tayo sa pagparitong pisikal ng ating Panginoong Hesukristo. And we need to take Him at His word. Sabi ng Scripture, Hebrews 13 verse 8, amen? He is the same. Yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabagong Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya ang lahat ng mga bagay na inaharap natin sa panahon na ito, remember, Satan is a defeated enemy. Kaya lahat ng ginagawa niya, he is the father of lies. He's a liar and the father of it. He's a deceiver. Pag nagsalita siya, kasinungalingan. Amen? Pero ang ating Panginoon na pinaglilingkuran natin, He's the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon pa rin natin, mga kapatid, hanggang sa ngayon ay may kakayanan pa rin, amen, na gumawa ng mga himala at magligtas ng mga kaluluwa at tayo ay magamit na kasangkapan ng ating Panginoon. If you know Him this evening, amen. At kung siya'y lubos nating kilala, hindi natin kilala ang Diyos na malayo at nasa taas na nasa ibabaw ng bundok at lahat na. Ang pinag-uusapan nating Panginoon ay ang Panginoon na taglay ng bawat isa. Amen. You know, ang panahon na kinabubuhayan natin sa ngayon, amen, ay punong-puno ito ng napakaraming mga bagay. Amen. Na kung hindi tayo magiging matibay sa ating paninindigan, paglilingkod natin sa ating Panginoon, amen, ay magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Amen. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, nais niyang tayo'y manatili sa Kanyang salita. Kaya nga, believing that we are the temple of the living God, huwag natin siyang bigyan ng espasyo kahit na ganggatuldok lang, mga kapatid. Huwag natin siyang bigyan ng espasyo. Katulad nung pyramid na pinag-uusapan natin, na kinukwento ng prophet, na maski na Ganga blade na siwang ay wala sa pagitan ng mga bato. Amen. Huwag natin siyang bigyan ng espasyo. Don't ever doubt God, being God of the Capstone Believers family. Amen. Now, sabi dito mga kapatid, we talk about visions, the brother, you know, sabi niya dito, he said,
a beautiful illustration, pin your arm and don't use it for a few months and find out what happens. It gets so weak, it can't be used. That's what the church has done with these things, with all the gifts of God. You just pin them up. They're not usable. Let them loose. Exercise faith. Get some muscles in it. Let me tell you, faith has got hair on the chest. When faith speaks, everything else sets down. That's right. That's right. When it speaks, everything else shuts up. Ano gusto ko sabihin? Bakit natin ito binabasa? If there is a time that we need to show muscle sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, this is the time. It's showdown time, brothers and sisters. Kung sa panahon ni Elias ay merong Mount Carmel na challenge, ngayon, we're facing the same enemy. Sa panahon ni Abraham ay merong Mount Moriah. Kaya nga capstone ang ating paninindigan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Because now we're dealing, amen, on top of the pyramid. Amen. And the battle is so strong. The pressure is so heavy, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan nating i-exercise. Kailangan nating magpakita ng muscle kay Satanas. At paano natin maipapakita yung ating muscle? Ano sabi dito? Amen. The gates of hell shall not prevail it. He's referring to the revelation of who he was. And today, amen, kailangan nating matumbok, mga kapatid, yung kapahayagan kung sino nga ba siya sa buhay natin. Amen. At kung siya ang siyang nakikilala natin na siya ang nagtagumpay sa sanlibutan, amen, pinagtagumpayan niya ang kamatayan, pinagtagumpayan niya ang libingan, pinagtagumpayan niya ang lahat ng mga bagay. He had overcome the world. At ito'y hinatid niya sa atin. Amen. Hinatid niya sa ating harapan. Ang kailangan lang ay damputin natin yung tagumpay niya. Kailangan i-enjoy natin. Kailangan i-claim natin yung mga bagay na pinagtagumpayan niya. Amen. At gusto ko itong sinabi ko, you cannot, don't you underestimate the devil? Pero sa paragraph 56, amen, ito rin ang sinasabi, mga kapatid, ng prophet, and don't you underestimate Jesus Christ either. Hindi natin winawalang bahala. Demons are real. Amen. Pero tandaan ninyo, ang mga demonyong ito, mga kapatid, ay pinangungunahan ng isang talunang leader. At alam nyo naman yan eh, di ba? Pag sa digmaan, kapag nakuha na yung pinuno, nalala nyo nakipagdigma si David sa kanyang panahon, di ba? Nandoon na yung kanyang mga kawal at nakukubkub nila yung maliliit na mga kuta. Pero hindi pa nila nakukuha yung hari. Pero pagkatapos na si David ay ma-overcome niya na, mga kapatid, yung kanyang sarili, personal na challenge, ay pumunta siya doon sa digmaan at nung ma-overcome niya na yung hari, nakubkub niya na yung buong kaharian. Amen? At ganoon na ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Kinubkub niya na yung kaharian ni Satanas. Pinasok niya na, mga kapatid, maging kuta ni Satanas doon sa kalaliman. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 11, yung umakyat ay siya ring nanaog doon sa kalaliman. At pinagtagumpayan niya maging si Satanas, mga kapatid. At sinundo niya yung mga kaluluwa ng mga nangamatay doon sa lumang tipan. At nilipat niya sila doon sa ilalim ng altar, mga kapatid. Ibig sabihin, pinagtagumpayan na ng Panginoon maging ang kamatayan.
So what is there for us to be afraid of? What is there for us to, you know, magkaroon tayo ng anumang pag-aalinlangan tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? He is the same yesterday, today, and forever. Kung nagawa niya magtagumpay noon, hanggang sa ngayon, nagtatagumpay pa rin. Pero nais i-share ng Panginoon, tandaan niyo, nais i-share ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Nais i-share ng Panginoon yung kanyang tagumpay. Kaya ang sabi niya, yung mga magtagumpay ay pagkakalooban kong maupo sa aking luklukan. Nais niya rin, mga kapatid, na kung paanong siya ay nagtagumpay, tayo din naman, pagtagumpayan din naman natin yung ating mga laban. Yung ating, magkaroon din tayo ng mga tropeyo dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Pinakitaan niya na tayo ng mahusay na halimbawa, mga kapatid. Kaya, if we cannot underestimate, mga kapatid, ang demonyo, dahil mandaraya nga siya, gusto ko lang din sabihin, huwag niyo din i-overestimate ang diablo. He cannot overcome the seed of the living God. Amen. Huwag natin siyang bigyan at hindi sa anumang paraan na sabihin natin, sobrang experience niya na sa loob ng 6,000 taon ay nandaraya na sila, mga kapatid. But don't you ever overestimate Satan na sasabihin nyo na hindi natin siya mapagtatagumpayan. Ang totoo niya, napagtagumpayan na natin siya, mga kapatid. Sapagkat anong nangyari, mga kapatid, tandaan ninyo, yung seed na yan, si Christ, mga kapatid, tayo'y galing doon sa seed na yun. Di ba? So yung seed na yon, kaya ang sabi ng prophet, nung mapako ng ating Panginoon, I was crucified with Him. Naku, yung ibig ko sabihin, siya ang original seed. Kaya nung manaog siya doon sa kalaliman, mga kapatid, yung mga potensyal na yon ay nando doon sa kanya. Amen. At lahat ng mga potensyal na ito, tayo bahagi, mga kapatid. We are part already of this overcoming seed. Bahagi na tayo nito. Amen. Ang kailangan lang makilala natin kung sino tayo. And unless you know who you are, you will not stand your ground. Mag-aalinlangan ka, mga kapatid, na tindigan mo yung iyong posisyon. Kasi nag-aalangan ka eh, di ba? Pero kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, tatayuan mo ang pagiging anak mo ng Diyos. Amen. At katulad ng mga pinag-uusapan nating mga characters, mga kapatid, yung mga pangangaral natin dito sa church, ay hindi lang ito para gumandang ating pakiramdam pagkatapos ng gawain. Kundi ito ay para i-equip tayo, para pagdating ng challenge natin, amen, ay ma-exercise natin yung mga bagay na narinig natin. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya merong pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. At ang salita ng Diyos, ito ang nag-i-equip sa atin, dahil alam ng Panginoon, isang araw, haharapin natin yung ating challenge. Amen. And when you face the challenge, stand, conduct yourself as a son and daughter of God. And say, I am a son of God. Amen. Hallelujah. In me is the seed who overcome the world. In me is the Spirit of God. Amen. Na tumatahan sa templong ito ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Don't you dare na talikuran ninyo ang kaaway at takbuhan ninyo. Amen. Kailangan niyo siyang harapin. Amen. At sa pagharap ninyo ay kailangan kilala mo ang sarili mo na ikaw ay anak na lalaki at babae ng Diyos. Amen. You exercise faith. You need to operate faith. Amen. You have heard one time we preach about the strong man of the house. And who is the strong man of the house? That's your faith. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sa pintuan pa lamang, kapag kumakatok na ang kaaway, kapag kumakatok na ang mga pag-aalinlangan, pag kumakatok na ang karamdaman, pag kumakatok na ang mga negatibong mga bagay, stand right there sa pintuan. Hallelujah! At sabihin niyo, I am a son of God. Hallelujah! Don't give Him space. Don't you give Him opportunity. Amen.
Upang nang sa ganon, amen, ay hindi na siya makaporma pa. Amen. Sapagkat ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi dito, notice, and don't you underestimate Jesus Christ either, because He's the power over all powers. Don't be afraid of Satan. As long as you're in Him, in me there is peace. In me there is a victory. Amen. Now, but if you're not in Him, you better tremble. But if you're in Him, not even death itself can harm you. You're free from all fear. Oh, when I think of that, I want to shout, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Pakita niyo yung muscle natin, ating pananampalataya. When you face, amen, tayong lahat, mga kapatid, ay haharap sa kani-kanyang mga challenge. Amen. Pero sa oras na yun, then be ready because God has already overcome. Amen. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay sama-samang mananalangin at sa gabing ito, nais kong ipagdiinan na si Satanas ay isang talunang kaaway. Amen. Alam nyo, minsan sa... Kaya nga ang Panginoon, alam nyo yung puso natin, idinisenyo yung puso natin para maging masaya. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga masayahing puso, madalang magkasakit. Pag kinuha mo yung ratio ng mga taong masayahin tsaka yung mga taong malungkutin, mas maraming sakit yung mga taong malulungkot kaysa sa mga taong masasaya. Kaya idinisenyo, ang gusto ng Panginoon, yung ating puso, laging punong-puno ng kagalakan. Amen? Kasi kapag yung puso natin, kaya nga dapat, kasi pag nagagalak ka, di ba, encouraged ka, motivated ka, inspired, di ba? Pero kapag malungkot, siyempre, ang kasunod niyan, discouraged. Disappointment, di ba? Discouragement, disappointment. Oh. Ang kasunod na niyan, karamdaman na. Oh, minsan, si Prophet mismo, nagpatotoo siya. Tungkol dun sa isang tao na nagkaroon ng cancer, dahil lamang, nalungkot lang. Na-stress, nalungkot. Oh. Pagkatapos nagkaroon ng peptic ulcer, pagkatapos lumala na yung kanyang peptic ulcer, naging colon cancer. Dahil lamang malungkot. Amen. Kaya dapat yung puso natin, alagaan natin. Ang pag-aalaga ng puso, hindi lang yung anong tawag dito? Yung puso natin, alagaan natin ito na pamahayan ng mga kagalakan, ng kapayapaan at lahat na. Kasi, mga kapatid, kapag yung mabigat yung ating puso, negatibo ang ating isipan, amen, diyan nagkakaroon ng channel, di ba? Yan yung mga gates na pinapasukan ng demonyo. Kaya huwag natin siyang bigyan ng gate. Saran nyo yung mga gate, daluyan ng mga negatibong espiritu at kaya yung masasamang mga balita at lahat na. Amen. Don't let those negative things linger in our minds. Kasi pag naging negatibo, papasok na yung doubts, papasok na yung panghihinaan ng loob at lahat na. At habang habang nagkakaroon ng espasyo ang kaaway, papasok ng papasok yan.
At ganun din, mga kapatid, huwag natin siyang bigyan ng espasyo, pero huwag na rin tayong mag-attempt na mag-eksperimento pa dun sa mga bagay na naging karanasan natin before na napalayo tayo o kaya tayo naging negatibo at lahat na. Huwag na nating papasukin, pero huwag din tayong pumasok dun sa lugar niya. Di ba? Kasi when you go beyond enemy line, sabi nga dun sa mga ano, ang nangyayari, mga kapatid, nasa loob ka na ng puder at nasa loob ka na ng bakura ng kaaway at pag ikaw ay nakaladkad na, in-isolate mo na ang iyong sarili at lahat na. You know, yan lang ang paraan palagi ni Satanas. Dahil ang mga tupa ng Panginoon, hindi nila alam kung paanong idepensa ang kanilang sarili. Pero tandaan nyo, kahit na gaano kaamo, kahit na gaano kahina ng isang tupa, kapag ito ay kasama ng iba pang mga tupa at nagsisiksikan sila, amen? Hindi magtatangka ang lobo para manila ng isang tupa. Amen? At kaya nga, laging ang paraan ng demonyo ay mag-abang siya na tayo ay mag-isolate, tayo ay mag-disfellowship. At hiwalay natin ang ating sarili. And when we do that, we're fighting our own battles. Kaya sa panahon, mga kapatid, na tayo ay merong mga bagay, you know, dito dapat gumagana na tayo ay isang pamilya ng Diyos. Amen. Dito gumagana, mga kapatid, na tayo ay merong mga elders, merong kayong pastor, merong kayong kapatid, at ang puntahan natin ay mga taong positibo at tayo din naman kapag tayo ay nakabalita at nakaramdam tayo sa ating mga kapatid, let us be sensitive enough, amen, na tayo ay maging encouragement, maging kalakasan tayo, mga kapatid. Kapag yung kapatid mo ay nagiging negatibo, wag mo nang sundan na yung pagiging negatibo, kasi maghahalo kayo, magsasama kayo, at yung energy na yun ay magbe-blend at gagawa ito ng gagawa ng puwersa at magiging, you know, magiging tampulan ito ng demonyo at magiging paborito niyang lugar, mga kapatid. Amen. So, sa panahon na ito, mas lalo nating kailangan ng isa't isa. Magtulungan tayo, magdalanginan tayo. Amen. At dito din natin kailangan, mga kapatid, na lagi nating isipin, again, inuulit ko, kaya nga tayo merong home church. Amen. Na sinupin natin, pagmalasakitan natin, mga kapatid. At we have no more time para maghiwa-hiwalay pa at mag-isip pa tayo, magkanikanya pa tayo at lahat na. Amen. Let us put all together our efforts, our prayers, our resources. Amen. Pagsamasamahin natin, dahil kapag tayo'y nagtutulong-tulong at nagsasama-sama at binibigkis tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon, let me tell you, Satan has no power over us. Amen. Yes, he is a defeated enemy, but he will keep on trying. He will keep on trying na basagin yung ating pagiging solid at pagiging stick natin sa isa't isa, mga kapatid. He will always try to inflict question, amen, sa inyong home church at sa bawat isa, mga kapatid, and thereby, pag humina na ang relasyon ng bawat isa, mga kapatid, then sa bawat siwang, tandaan ninyo, hindi palalampasin ni Satanas na yung konting siwang na ibibigay natin sa kanya, sisingit at sisingit siya dun. Amen. At si pipiliti niyang palakasin ang puwersa niya sa pamamagitan ng maliit na bagay. So don't we ever give Satan a space. Amen. Palapit na ang ating communion and feet washing.
Amen. Remember, we are attacking this subject on demonology. Kaya ngayon ay nagwawala ng lubusan ang demonyo dahil ito ang ayaw na ayaw niyang mangyari na siya'y ma-expose. Kausap ko si Pastor Dennis Credito kagabi at napag-usapan namin ang topic na ito at siya'y nagpatotoo. You know, sa iyong patotoo niya, Pastor, nung diniscuss ko sa church yan, dun pa kami dati sa baba. Amen? Hindi namin maintindihan. Pero habang pinag-uusapan namin itong subject na ito, wala namang hangin at wala namang bagyo, wala namang ulan. Amen. Pero lahat po kami ay nakaramdam talaga. Amen. Na yung aming trapal, yung aming ano na wala namang hangin, pero parang winawasiwas. Amen. Now you know what's going on already. Amen. Pero we will always stand our ground. Patuloy nating i-expose si Satanas, mga kapatid, sapagkat kapag siya ay na-expose, amen, yun yung kanyang kahinaan. Kasi alam niyo, laging si Satanas nagtatago yan eh. Di ba? Kaya gustong-gusto ni Satanas, ano, yung madilim. Sapagkat siya ay hari ng kadiliman. Nagtatago. Gusto niya laging nagtatago siya, mga kapatid. At paano bang lumalala ang isang bagay? Di ba ganyan din yung cancer? Dahil lamang doon sa maliit na spot at pagkatapos hindi mo pinansin at ito'y tumindi ng tumindi, lumala ng lumala, mga kapatid, later on you find out, amen, it is already, you know, a person, not us, somebody, you know, magkakaroon na ng pinsala, yung kanyang katawan, yung kanyang laman, dahil pinamahayan na ito, dating bugbog lang, pero dahil pinamahayan na ito ng Espiritu at nagkaroon na siya ng pangalan, amen. Now suddenly, ay meron ng buhay doon sa loob. Amen. There is another life form inside the body. Amen. At ganun din, mga kapatid, ganun din. Kaya pag in-spiritualize mo yan, itinaas mo, ganyan din. Maski na sa church, minsan yung maliit na bagay at itinago at unti-unti, amen, it will destroy. Minsan meron kang negative feeling sa kapatid mo at masyado mo yung iningatan at hinarbor mo yung negatibo, mga kapatid na yan, lalala at lalala na yan hanggang sa bandang huli ikaw mismo ang hirap ng makarecover. Amen. So the moment Satan strikes something, doon pa lang sa pintuan, ikat nyo na. Amen? This is God's property. This is God's church. I love my brother. I love my sister. Hallelujah. Amen. Satan, you have no place. Amen. In this family. Amen. And even in negative thought, don't you give him space sa ating mga isipan. Ano mang sirkumstansya, ano mang mga pangyayari, natandaan ninyo, ang scripture, amen, lagi, anumang bagay, anumang sirkumstansya, all things work together for good. Laging ang Panginoon, meron siyang isang bagay na nakareserbang mabuti para sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. You love Him this evening? Amen. Kaya tayong lahat ay tumayo, mga kapatid, pasalamatan natin ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng prophet, si Satanas ay puro na lang kulog. Pero wala na siyang kidlat. Maring is a bee of death. Amen. Pero maging lingkod ng Diyos sa kanyang panahon ay nagsabi, O kamatayan, nasaan naroon ang iyong tibo? Wala nang tibo ang demonyo. Siya na lang ay umuungal na leon o tigre, pero wala na siyang ngipin sapagkat ito ay pinudpud na ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpaduro sa anumang tangka ng kaaway, kundi tindigan natin, amen, na tayo mga anak na lalaki at babae ng Diyos. And that reminds me of the movie na ginawa ng ating mga kabataan on Shamgar. Amen. When he realized he is a son of God. Amen. Hindi siya kawal, wala siyang training.
Ang pinanghawakan lang niya, siya ay anak na lalaki ng Diyos. Amen. So, kaya tayong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon at anuman ang bagay na nais nating ilapit sa Kanya. Amen. Iluluhod natin yan sa Panginoon ngayong gabi. Of course, itaas natin ang pamilya ni Sister Rean sa gabing ito. Amen. At of course, ang ating mga gawain, ang papalapit nating communion and feet washing, whatever, we need to make right before the Lord para sa anumang paraan na hindi tayo mapigilan na mag-participate sa ating communion and feet washing. Amen. Samarin natin si Sister Sabel ngayong gabi. Na ang Panginoon ay, you know, ang Diyos ay palaging nagbibigay ng protection sa ating lahat. Amen. She's been bleeding for the past few days. Amen. Pero inaangkin natin parati ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Itaas natin anumang bagay na iniisip nyo ngayong gabi, sino mang inaalala ninyo ngayong gabi na gusto nyong itaas sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Hallelujah. At tayo'y mag-focus, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Awitin natin yung awitin. Amen. There's a miracle in the making. Amen. At isipin nyo na o anumang bagay na imposible ngayong gabi. Satan has no power over the sons and daughters of God. You just have to believe it. Just have to believe it. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. She had to reach him, for it was her last chance of ever being healed. So she pressed. She pressed through the crowd until she touched his garment. Yes, Lord. Right there and then, her miracle was fulfilled. Yes, Lord. There's a God, one just for you, your Father is working it right now. Your prayer has been heard. Hey.
sapagkat siya'y